y doy historia. Ni Marie Antoinette de Barrio. Parang awa mo na, Luis Hindi Fernando. Hindi ako maniniwala sa lahat ng sasabihin mo. Hindi sa akin ang sanggol yung dinadala mo. Hindi totoo yan, Luis Fernando. Tama na! Wala na! Hindi na ako maniniwala sa'yo. Ayoko nang manatiling kasal sa'yo. Kahit na ang ibigay ang pangalan ko sa batang dinadala mo, na ang tunay niyang ama, ay ang kapatid kong si Vladimir. Huwag kang magdala ng bastardo sa mundong ito. Ang baby ko. Sa'yo to, Luis Fernando. Ayoko na. Ayoko nang lumabas siya rito sa mundo. Huwag ka naman sana magsalita ng ganyan. Ikaw ang magbibigay ng buhay sa kanya. Ayan, ayan. Sige, malapit na. Hindi ko yan, anak. Hindi ko yan, anak. Hindi ko yan, anak. Binabati kita. Lalaki ang anak mo. Kapag kaya mo na, maaari mo nang yakapin ang baby mo. Anong problema? Bakit parang ayaw mo sa kanya? Tomas, alam mo ba kung saan ang Barrio Juan Dieguito, kung saan ang galing si Maria? Opo, alam ko. Sa tingin niyo ba naroon siya? Tinawagan ko na ang lahat ng mga ospital, pero walang nakakakilala kay Maria. Samahan mo ako sa barrio, opo, pakiusap. At sana'y makita na natin siya. Ay, sana hindi na siya makita. Para nang sa ganun, hindi na siya bumalik dito. Hindi po. Matagal lang hindi pumupunta rito sa barrio si Maria. Hindi ko siya nakita. Nakita mo ba siya, Cotberta? Hindi ko siya nakita. Kahit sa bahay niya, wala siya. Dumaan nga ako rung kanina eh. Pero kahit anino niya, hindi ko nakita. Maniwala kayo sa akin. Ay, Diyos ko. Ah, bakit? Ano bang nangyari kay Maria? Ay, bigla na lang kasi siyang umalis kanina. At hindi pa siya bumabalik kahit na tumawag mo lang sa telepono. Hay, baka naman po habang papunta kayo rito, nakabalik na siya sa inyo. Oo nga, baka nandun na siya. Teka lang, kumusta ang pagbubuntis niya? Mabuti naman. Pero kaya nga ako nag-aalala. Dahil kabuanan niya na ngayon. Ay, Ginang, alam ni Maria kung paano ipagtanggol ang sarili niya. Kayang-kaya niya yun. Huwag po kayo masyadong mag-alala. Baka nakabalik na po yun. Oo, sige. Maraming salamat sa inyo. Tayo na, Tomas. Eto na ang baby mo. Tingnan mo siya. Iiwan ko siya rito. Kapag handa ka na, tingnan mo ang baby mo. Sigurado ako matutuwa ka. Gusto ko sanang dito ka muna ng mga dalawang araw, pero hindi pwede. Malusog ang baby mo. Huwag kang mag-alala. Napakabait mo naman. Kaya ko na to mag-isa. Para sa inyo. Alam ko na wala kang dalang pera. Hindi ganun kalakihan, pero makakauwi ka sa inyo. Alam kong gusto mong tumulong. Pero hindi naman tama. Natanggapin ko yan. Pero hindi naman yan. Salamat, 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 salamat. Maraming salamat, salamat talaga. Maaring hindi na tayo magkita pa ulit, Doktor.
Pero gusto ko sanang malaman mo, habang buhay ako magpapasalamat sa ginawa mo sa amin ng anak ko. Paalam. 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 Hindi ko anak ang bata niya. Anak niya ng kapatid ko si Vladimir. Bastardo yan. Bastardo! Hindi ko ibibigay ang pangalan ko sa kanya dahil makikipag-diborsyo ako sa'yo. Diborsyo! Diborsyo! Bili na, mga suke! Masarap na minatamis! Meron ding makapuno! At langka! Bili na kayo, mga suke! Bago maubusan, bumili na kayo! Masarap ito! Oy, kuya, bili ka na! Bili na kayo, mga suke! Bumili na kayo! Pabili po ako ng isa. Sandali, iha. Salamat. Bili na kayo, mga suke! Bili na kayo, masarap! Bagong luto! Narito si Padre Honorio para makita si Maria Lupe. Sabi ni Carlota, wala siya. Ay, Padre Honorio, si Maria po dalawang araw nang hindi umuwi ng bahay. Ang sama ng araw ngayon, talagang minamalas ako. Halos walang bumibili sa paninda ko. Ay, malas talaga. Bili na ho kayo ng minatamis. Ay, kita mo, sabi ko sa'yo, malas talaga. Baby mo ba yan? Ay, ang cute naman ng baby na yan. Tingnan mo, nagugutom na yata ang baby na yan. Dahan na, baby. Kuchi, kuchi, kuchi. Gusto mo ba siya? Oo naman. Gusto ko talaga ang mga bata. Kaso lang hindi naman ako binayayaan ng kahit isa man lang. Gusto mo ba? Sa'yo na lang siya. Pwede. Kaso wala naman akong ibabayad sa'yo. Sige. Kung gusto mo, sa'yo. Sa'yo na lang siya. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Dalawang araw na po siyang hindi umuwi sa bahay na ito. Yun po ay dahil sa sulat na sinabi ko sa inyo. Siguro kaya siya umalis para hanapin si Luis Fernando. Hindi, Padre. Umalis siya ng walang dala ni isang gamit. At wala siyang dalang bag. O kahit na ID man lang sana. Baka may nagyaring masama sa kanya. Kung sakaling naaksidente siya at sinabi mong kabuanan niya ngayon, maaaring dinala siya sa isang maternity clinic. Sa maternity clinic? Oo nga, hindi ko naisip yun. Ninenervis ako. Ay, sige po, tatawagan ko ang lahat ng maternity clinic na makikita ko sa direktoryo. Nako, ayos ka lang ba? Kung ano-anong pinagsasabi mo. Hindi masama ang pakiramdam ko. Gusto mo bang ibili kita ng mainit na kape sa kanto? Hindi, wag na. Alam mo, mabuti pa. Alagaan mo muna ang baby ko. Ha? Ako na lang ang kukuha ng kape. Ha? Sige, bilisan mo. Anong pangalan niya? Siya ang pangalan. Fernando. Oh, Fernando. Fernando, kapangalan ng lolo niya. Kapangalan ng lolo. Fernando. Kapangalan ng papa niya. Fernando, ang gwapo mo. Gutom ka na ba? Panabas ng papa niya. Hindi ko yan, anak. Ang batang yan ay sa kapatid ko si Vladimir. Isa yung bastardo. Bastardo! Hindi ko ibibigay ang pangalan ko sa kanya dahil makikipag-diborsyo ako sa'yo. Oh, iyak ng iyak yan. Ay, naku, siguro nga, gutom na yan. O ano, gutom ka na ba talaga? Ano kaya kung ibili na lang kita? Oh, ay, sandali lang. Hindi ko na namalayang umalis ang mama mo. Oh, siya, tahan na. Huwag ka nang umiyak, baby, ha? Bumila lang sandali na makakain ang mama mo. Pagkatapos, ikaw naman ang dede, ha? Tahan na.
5 piso. Wala ka bang pera? Nako, miss, walang libre rito. Sige na, umalis ka na. Baka malasin pa ako. Kung ika'y naniniwala at mayroong pananampalataya, ito na ang imahe na sasagot sa problema. Sige na, pili na kayo para kayo ay swerte ang lahat. San Martin de Porres, Mahal na Birhen ng Guadalupe, pili na kayo. Ito na, magandang binibini. Suswertein ka, suswertein ka. Pampaswerte, San Martin de Porres. Salamat, suswertein ka. Larga! Nakakatuwa siya. Ay, ano ba naman yan? Saan pa pumunta ang mama mo, iho? Kumusta, Agrippina? Kumusta na ang benta? Matumal nga, Vera Cruz. Kaninong baby yan? Kapapanganak lang, Vera Cruz. Magkapit bahay tayo, Agrippina. Ni Mason, hindi kita nakita magbuntis. Eh, saan mo pala tinatago ang sanggol, ha? Huwag ka nga magbiro dyan, Vera Cruz. Seryoso ito. Alam mo kasi, may isang babaeng lumapit sa akin para ipaalaga ito. Bibili lang daw siya sandali ng kape doon sa kanto. Pero hanggang ngayon, hindi pa siya bumabalik. Diyan lang naman siya pumunta sa malapit. Bakit hindi mo siya hanapin? Hindi, hindi ako aalis sa upuang ito. Paano pag umalis ako, tapos dumating siya, eh di nagkasali si kaming dalawa, hindi pwede yon. Kawawa naman ang batang ito, kanina pa iyak ng iyak. Meron ako naisip, Agrippina. Ano yon, Vera Cruz? Yung babaeng nag-iwan sa inyong sanggol? Malamang ibinigay na sa iyo yan. Yamucha honra.